Hello guys! Welcome to my channel. Once again, nandito na naman po tayo, nagbabalik sa MSRR. Today, I wanna show you the pasalubong na dinala sa akin aking kaibigan. So, thank you so much sa iyo, Miss Catherine. 2 weeks po, 2 weeks kang nagbakasyon sa Pilipinas, but pinasalubungan mo pa ako. Ang pasalubong niya pala sa akin ay, sabi niya is, wallet saving daw po ito. So, let us see what is inside of this. So, yan. This is from, hindi ko alam kung anong klaseng company ito sa Pilipinas. Tidy Dream. Okay, so nasabi dyan, say hello to your new favorite. Okay, so old rose siya. So, bubuksan natin. Maganda tayo. Mag-unboxing tayo. So, ano ba ito? So, this is it, guys. Okay. So, meron siyang mga name tags na ilalagay sa, yun, naka-sealed name tags na, yun, meron dito nakalagay. Ilalagay mo siguro dito is yung bills. Yan, may bills. Shopping, savings mo para sa shopping. As if naman nagsha-shopping tayo, no? Groceries, for the groceries. And then, household, kung ano yung mga gusto mong bilhin sa bahay mo. Then, savings. Then, others. It's up to you what will be here. So, instead na sa bangko daw mag-ipon, ay dito na lang daw mag-iipon sa wallet na to. So, titingnan natin kung anong itsura ng wallet na to. And then, here, there is a handle also. So, there is a handle na pwede mo siyang i-hang kung saan-saan para to remind you, meron kang savings na kailangan mag-save ka ng pera mo dito. So, let's set aside with this. Lagay muna natin sa kanyang lagayan. So, later on, we are going to stick it on the in the water. Okay, so, nakasulat dito is thank you for supporting my small business. So, maganda nga to kasi yung isang kaibigan ko at co-teacher ko siya dati. So, nagpabili pala siya dito sa kaibigan ko. And then, kaibigan niya rin. So, kaibigan namin dalawa. And then, may inabot siya sa akin kagabi. So, here is it. Wow, ganda, no? Old rose po siya. So, yan, buksan natin. So, may mga partition inside the wallet. Okay. So, meron din pang card. Yan. Then, for the pictures, if you want to put your pictures here. And the cards, yung mga ATM mo, or card sa kung saan-saan. So, sa grocery. And then, yan, meron siyang lagayan din. And here, the partition, which is, you can stick here the yung mga names ng isi-save mo dito. So, dyan, dito mo siya ilalagay kung para saan po yan. So, ayan. So, mga ilang partition po to. So, we are going to count 1. So, here, 1. And 2, 3, 4, 5, and 6 partitions. Okay. So, we are going to put the label. And meron pa pang coins dito. Yan, pang coins. So, meron din dito extra money. So, ang ganda ng quality niya, guys. Oh, ang ganda niya. So, hindi mo siya, kung gusto mo mag-save talaga is iwanan mo 'to, hindi mo siyang dadalhin kung saan ka pupunta kasi savings mo, baka mamaya dumaan ka sa mag-shopping ka pala and then pag mag-shopping ka, makukuha mo rin yun o magagastos mo yung mga perang nakasave na dito para sa future mo. So,
expect mo siya talagang bit-bitin. So, if you want to save, kasi ewan ko ba bakit binigyan niya ako nito, kasi hindi naman ako magastos. So, siguro, gusto niya ring tumulong sa akin. Thank you so much, Catherine, para matulungan niya ako to save money. So, sa panahon kasi ngayon, parang nakaka-dismaya to invest money or to save money sa bank. Kasi meron akong kaibigan, umuwi din siya ng Pilipinas. And what had happened, nito lang hanggang ngayon nandun pa pala sila, mag-asawa. So, nagpa-open account sila dito sa Kuwait. And then, when they go to the branch na gusto na nilang withdrawin yung pera nila, kasi malaking savings nila doon mag-asawa eh. And ngayon, hindi nila basta-basta makukuha yung pera nila doon. So, bali, marami daw silang papilis na kailangang i-submit o i-comply. At after 1 month pa daw, marirelease yung pera nila. So, di po ba? And then, pauwi na sila dito, pabalik na sila dito. So, during na, mamaya pagbalik nila dito, tsaka pa ma-approve. Kasi after 1 month, ma-approve yung kanilang tawag nito money. So, this is a good idea also to save money. Basta, marunong ka lang umipit. At saka marunong ka lang talagang, ibig sabihin nito, marunong ka lang mag-tago ng pera mo. So, kung na-save mo na doon, for example, shopping kasi, it's not ano naman talaga yung shopping eh. So, not practical. So, yun, grocery, kailangan yung tamang-tama lang ng pag-grocery mo, ang bibilhin mo yung for 1 month or for 1 week na yung mga talagang napaka kailanganin na mga grocery, yung kaya mo siyang luto lang into 2 days, yung ganun yung bibili nyo, hindi yung bili ka lang ng bili hanggang sa nabubulok na pala, hindi mo naman pala naluluto. So, kailangan mag-save ka for grocery. So, pag nagsisave ka ng grocery, kukuha ka lang doon ng sapat mo, ng foods mo. So, bills, for example, like for us here in Kuwait, we have tawag nito yung nirerentahan na bahay na kwarto. So dito mo bills on the mga internet mo, dyan mo din every month you are going to put amount para dyan. And then yung bills mo sa Pilipinas, kung meron kang water sa Pilipinas, di ba binabayaran natin doon. And sa bills din doon sa Pilipinas, para sa tawag nito sa kuryente, ganon. So, but this one is the purpose of this is here kung saan ako nakatira. So, gusto niyang turuan ako mag-save talaga. So, ayun. And then, household. Not necessary naman talaga na bibili ka ng mga nito pang household. So, yung mga, for example, yung Clorox, yung Sonrox, yung tawag nito pang sabon sa yung dishwasher and mga sabon mo and yung downy para sa dress mo, sa clothes mo, nilalamhan and sabon panlaba, ganun. So house, not all bili ka pagkakita mo doon, bili ka na lang ng bili. So pag-iipunan mo rin yun or i-save mo rin yung mga para pang pang household mo. Hindi yung bili ka na lang ng bili kahit na hindi mo naman siya talaga ginagamit. So, and then, savings. Okay, savings. If magsisave ka para sa sarili mo, para for the futures, ito siguro yun. So, save ka para doon sa pag umuwi ka ng Pilipinas, meron kang talagang perang madadala. And then, savings mo sa sarili mo. So, titingnan natin if this one is effective. Okay? And others. Okay. Others. Meron ka mga naiisip na mga, kumbaga mga
plan. For example, if you are going to travel in other country, so pag-iipunan mo yon, so we can put it in the others, okay? So not practical naman, pero kung may mga ano ka, for example, you are going to go to Hong Kong, or mag-a-apply ka doon sa US, or mag-a-apply ka doon sa tawag nito sa ibang bansa, planning, so doon mo ilalagay sa others na money mo. So, kahit na papiso-piso lang ang ilalagay mo dyan, or pa 1KD, ganun, sa amin kasi 1KD dito. So, yun, nakakaipon ka na ng every month na ano, ipon. So, hindi natin alam kung nakakaipon na pala tayo ng malaking mahalaga. So, this is it. So, this is the saving wallet. I don't know if it is effective. Titingnan natin if effective po siya this coming sahuran. So sa sahuran naman, I will do a video also kung paano ko siya i-divide ang pera ko sa saving wallet na to. Okay? So now kailangan ilagay kaya natin to sa ano, yung mga names. Okay? So, lagyan natin siya ng yun. Lagyan natin siya ng ano. So, here is the savings. So, lagyan natin ng savings. Okay, let us put the yan. So, I wanna show you guys how to put this. So, savings. Ayan, dyan siya. So, yun. And then, and the bills. Okay. Let us... Okay. Let's see kung effective talaga ito. So, but thank you so much to my friend na sa pagregalo niya sa akin. Okay? And, here, groceries, shopping is, hindi ko naman talaga, ano, hindi ako ma-shopping na tao. Kung makakadaan lang ako, may bibilhin ako. For example, wala na akong t-shirt, kailangan ko yung t-shirt, tsaka lang ako bibili. Kung kailangan ko ng dress for the, for the event sa school. So, tsaka lang ako bibili. So, ganun ako. Hindi yung pagkasahod, meron agad, tawag nito. Meron agad binibili. So, nagsya-shopping ngayon, window shopping, ang tawag nila doon. So, let us put the label. Okay? So, here, lagay natin ng ganito. Okay. Yan. And other side, we're going to put the shoppings. No, shopping will be sa last. Kasi, hindi siya, siguro maganda yung household dito. Wait. I'm going to change in the sa second. Okay? So, other. Shopping kasi, it's not practical for me. Kaya, ang shopping na yan, lagi ko yung pinapanghuli. Kung ano yung gusto ko lang, may maisip lang ako. Yun lang yung pagbili ko. Ganun lang. Pero, hindi ako nagsya-shopping na talagang maraming bit na mga paper bags dahil sa mili. So, I don't think so if malalagyan ko ng pera ang shopping na to. Okay? So, I don't think so na meron akong maisa shopping. Okay? Ayan. So, here is it, guys. Savings, yan talang una ko nilagay. And then, bills. Ayan. And the groceries. Then, household is here in the other side. Yeah? Kasi, others, baka may mga plan kasi ako in the future. So, dito ko siya ilalagay. And then, shopping.
Yan. I don't think so if malalagyan ko to. Hindi ko lang alam kasi hindi naman ako talaga nagsha-shopping. So here is it, my savings wallet. Okay. My savings. So thank you so much to Tidy Gift, Tidy Dream pala. Yan. Sa Tidy Dream, thank you so much for this at nakabili sa inyo yung aking kaibigan at binala pa dito sa Kuwait. So I wish na lumago pa yung inyong tawag nito, inyong business at napakagandang quality. Okay, magandang quality ang Tiny at Tidy Dream. Okay, so ganda ng ng texture. Okay, so thank you so much for this at may mga ideas kayo na ganito para matulungan yung mga tao para makapag-save ng money in the future. So, thank you so much guys for this moment. Okay? So, see you on the next vlog na kung saan malalagyan po natin ng pera yung ating mga partitions sa savings wallet natin. Thank you so much. Please subscribe and share my video and comment in the comment section kung ano po yung mga suggestion nyo about sa ilalagay nating savings doon sa ating wallet. Okay? So, kung ano yung kung talaga bang effective itong savings wallet at talaga bang ang shopping ay practical sa inyo or hindi. So just comment your reaction in the comment box. Okay. So thank you so much. See you on the on my next vlog. Okay, nabubulal ako. So thank you so much. God bless all. Bye.